bigyan muna tayo ng example. Gawin ko ng example itong mismo PC na ito na ginagamit ko ngayon na hindi sa akin. Kung titingnan natin yung mga parts niya, meron tayong Core i3 2120. Itong CPU na to ay may 2 cores, 4 threads. Ay hindi, hindi natin masyadong komplikado yun. Masa ito yung ano niya, CPU niya, Intel Core i3-2120. For example, meron din tayong 8GB RAM. Ang motherboard natin is itong P8H61. Meron tayong graphics card na GTX 750 Ti. 1TB hard drive. Yun, basically yun. Okay, so for example, yan yung mga parts na meron tayo. By the way, itong software na to is Specky. Search nyo lang, S-P-E-C-C-Y, Specky. Lagi ko na lang sa description kung gusto nyo gamitin itong software na to. Which is maganda naman kasi makikita nyo at a glance kung ano yung mga parts ng isang computer. And also may bonus pa. Fairly accurate na measurement ng temperature ng mga parts na. Okay. So from here, mare-review nyo rin kung ilang cores yun yun. Basta, papaturo ko sa inyo pag yung topic natin is tungkol sa processor. So let's say for example, yung PC nyo is kunwari nasira yung power supply nyo. Tapos, hindi nyo alam kung ano yung mga parts na meron kayo. One way para malaman nyo, is tingnan nyo yung speaker na nandun. Kunwari, sa processor, malalaman nyo kung anong klase ng processor yun. Kasi syempre, sira yung power supply nyo, hindi mo on yung PC. No? So, para malaman nyo kung anong processor, iangat, tanggalin yung heatsink fan, kasi may fan yung ibabaw ng lalagyan processor. Tanggalin nyo yun. And then, pag binuksan nyo, tanggalin nyo yung basta yung paste na gray. Nakalimutan ko yung tawag eh. Thermal paste. O, yun. Yung thermal paste. Tapos, pag pinunasan nyo ng ano, alcohol, isopropyl, makikita nyo sa ibabaw na nakasulat, Core i3, 2110. Yan. Alam nyo na kung ano yung processor na meron kayo pag tinignan yung ibabaw ng processor. Sa graphics card naman, hindi nyo makikita sa harap, sa likod. Tingnan nyo yung likod ng graphics card, makikita nyo dun kung ano yung klase ng graphics card nyo. Let's say, for example, makikita yung 750 Ti. Nakalagay sa likod. Okay, may mga sticker yun. Tingnan nyo yung mga sticker para ma-distinguish nyo kung anong part siya. Usually, sa RAM, I'm not sure kung may sticker yung RAM eh. I think wala. Pero, pag older gen yung meron kayo, let's say ito, 2120, i-research nyo, Intel Core i3 2120 compatible memory. Ganon. So, pag sinabi mong Intel Core i3 2120 compatible memory, lalabas doon usually DDR3. So, para malaman nyo kung anong power supply yung kakailangan ninyo at ilang wattage yung kailangan, i-search na lang sa Google. Gagamit tayo ng PSU calculator. Ang gusto ko talaga, ang trip ko talaga gamitin is itong outer vision. Kasi, wala, mas prefer ko lang ito. Hindi ko natin malalaman kung ilang watts yung kailangan natin. Kasi mayroong mga watts na 500 watts, 300 watts, 600 watts, 1000 watts. Oh my God! Wow! Na power supply. So, dito, gagamitin natin yung calculator na ito. So, ilalagay, pagpasok natin sa website, click lang natin yung basic. Sa PC natin, click lock natin itong desktop para dun sa definition ng motherboard. Kasi medyo sobrang basic ng description niya, parang desktop server or mini IPX. Basta, piliin nyo na lang yung desktop. Pero kung may idea kayo kung mini IPX yung yung motherboard niyo, mini IPX yung piliin nyo. Pero at this point, desktop ang pipili natin. And ang CPU natin, isa lang. And then, okay. So dito, nakalagay Core i3 2120. Second gen to. Kasi dito yung malalaman sa unang digit.
kung ano ba siya. Second gen, third gen. So, yan. Core i3-21220. Ito. Sandy Bridge. Okay, yan yung CPU natin. Memory natin is, sabi niya, dual channel. DDR3. So, kung dual channel ito, malamang tig 4 gigs to. 2 memory, tapos 4 gigs. DDR3. Dual channel. Ibig sabihin, dalawa yung sticks niya. Tapos 8 GB yung total. So, tig 4 yun. And then, yung video card natin. Video card natin is NVIDIA. Dalawa kasi ang klase ng mag-manufacture eh, yung NVIDIA tsaka AMD. Mag-delve deeper na lang tayo sa video card pag video card na yung dinidiscuss natin. Pag AMD, usually, ano yan, color red ang theme niyan. Pag NVIDIA, color green. So, sa atin kasi, Zotac, GTX 750 Ti. Ano yan, NVIDIA yan. Kasi pag gano, pag AMD yan, mga usually mga ano yan, ang unang banggit niyan is HD 1030, ganyan, or HD 5, basta may mga gano'n, yung mga old school na ano, RX 580, R9, R7, R7 280, mga gano'n pag AMD. Ang gulo na lang, no? hindi nyo nag-gets yun, malamang. Basta, kung ano yung graphics card nyo, i-fill up nyo dito. So, since eto, naka-ano tayo, GTX 750, GTX 750 Ti, NVIDIA yun. Mag-go deeper tayo sa graphics card pag yun na yung dinidiscuss natin. Pero sa ngayon, ito muna, 750 Ti tayo. And storage, ilang pinas storage nito, isa lang. SATA lang to. Hindi ko na po ilang RPM to eh, pero I think storage. Malalaman niyo yung RPM niya sa mismong ano, pag tinignan niyo yung graph, yung ano, yung hard drive. Pag tinignan niyo yung hard drive, may sticker sa ibabaw niyo, mas makikita niyo yung RPM siya. Usually kasi pag binili mo, mga 7.2 RPM. Yan yung normal. SATA. Ito yung tawag sa ano, hard drive, SATA. Optical drive, wala tayo. Optical drive yun yung ano eh, yung pang CD. Wala na ganun. Dati lang yun. Monitor, 24 inches. Gamit tayo, let's say 16 hours per day. Magit tayo sa PC. And then, siguro mga 4 hours. Hindi, pero most likely yung mga adik-adik na parang yung mga bata 8 hours na sila naglaro eh. Feeling ko. Calculate. 258 watts. So, nag 258 watts, ang nakalculate ng PSU calculator natin, mag-add lang tayo ng plus 200 doon for yung parang allowance, yung para hindi niya naman ma-max out yung 258. Para kahit sumobra siya doon, okay lang. Hindi tayo yung 200 na allowance. So, gawin natin, let's say, 550 yun. To give a proper allowance. Pero, ayun, 500 watts, okay na yun para sa parts na meron tayo. So, kung titingnan natin dito, meron din siyang recommendation, 450 watts. EVGA. Actually, goods na brand yan, eh. EVGA. Pero yung watts niya 450 lang. Sakto lang 'yan. Sabi ko nga plus 200 allowance. Goods 'yan, pero mas prefer ko yung 500 para kunwari mag-upgrade kayo. I mean, okay 'yun. Pag na-upgrade kayo, at least hindi kayo papalit ng power supply. Kung may bala kayo mag-upgrade sa future. So, bali 'yun.